Hello guys, Ate Maringbiang once again. So, hi guys, yung gagawin ni Ate Maringbiang ngayon ay yung complete details kung paano niya pinalitan yung kanyang bagong beneficiary dahil nga yung naka-complete na ako sa aking sulduhin na $100. So, kailangan ko na siyang i-claim, no, o kunin na yung sweldo. So, ang ginagawa ko dahil nga nandito ako sa naka-reside sa Saudi ngayon, which is na dito ako nagtatrabaho, so hindi ko siya makiklaim dahil na yung bangko ko maraming makukuring mga ano, mga tatanungin at maraming pang gagawin. So ang ginawa ko dahil nga ang permanent address ko na ginawa ko ay nandoon sa aking ano, sa aking lugar talaga doon sa Pilipinas, so kung saan ako naglalagi, halimbawa Ilocos Sur, so doon ako nagawa ng permanent address account ko. So, hindi ko makuha ngayon yung sweldo ko na 100. So, kasi may dumaan, ayaw niyang makapita, no? So, ang ginawa ko yun na nga yung na magpunta ang una kong gagawin sa madaling salita ay mag-search ako doon sa Google. So, sa Google Ads, sa Google i-search mo yung Google AdSense. So, pindot mo lang yung Google AdSense. So, ang mapapakita doon yung AdSense mo. Kasi naka-automatic na, naka-ano ako doon, naka-login doon sa aking Google AdSense account. So, pagtingin doon sa Google AdSense account mo, nandoon na yung mga complete details doon, yung account mo sa Google AdSense. So, ang nakalagay doon, titingnan mo dito sa home, no? Home sa right side or left side. So, right side or left side. So, pag nakatalikod, parang left side. Pag nakaganon, parang right side. So, pinutin mo yung home, mapapakita doon yung monetization, so and so, yung anong mga details doon. So, yung pinaka-important doon, natandaan mo yung payments. So, pindutin mo yung payments, yun, magpapakita doon ang payment threshold or payments method. So, magpipili ka doon sa payments methods mo. Kung saan, nakalagay doon sa payments methods kung anong mga details na dapat mong pipil upan completely. Kung ano ang gusto mong ilagay na account na pwede mong isindan doon sa iyong sweldo. So, ang ginawa ko, yan nga, yung papalitan ko siya. So, guys, kung hindi pa kayo kadikit ni Ate Maringbiang, so dikit-dikit na lang at saka ipindutin mo yung red na subscribe at saka yung pindutin mo rin yung notification para maka-update ka sa lahat ng mga alam mo yun, yung mga ganun. Tapos have a breakfast, morning routine of Ate Maringbiang, a cup of black coffee, black tea. So nakatagilid ako ngayon sa mesa, no? Sasabi nila bawal daw yung makatagilid kasi may something share. So guys, ito lang ang pwede kong ma-share sa inyo, yung premiere ko na pagpalit ng beneficiary sa Google AdSense account. Yung beneficiaries lang yun, pero yung Google account mo, hindi mo pinalitan, of course. So, ang mangyayari lang, yung beneficiaries mo lang ang pinalitan mo. Kasi yung dati, yung Google account ko mismo, ang account, ang complete name ko mismo ang nilagay ko. So, kaya nga, yung ang hirap ko nandito sa Saudi, yung sweldo mo. So, ngayon nga kasi, di ba, maraming na natihok ba sa mga channel. Kaya kailangan, kunin mo na agad-agad kung makakumplito ka sa pera na 100 para yun, magamit mo na yung pera mo. So, sa madaling salita, makuha mo na yung sweldo mo. So, have a break of tea muna si Ate Bian. Sip. So, wait for a while at i-elaborate ko sa inyo kung ang complete at saka ilagay ko yung small clip or mga detalye kung paano talaga nag-apply ng bagong beneficiary si Ate Bian o mahirap pa o hindi. So, madaling salita, mahirap sa tulad ko pero maano.
ang pait kaya ng black coffee ko, no? Kasi alam mo, ang hirap na ngayon sa magkaedad ka ng above 50, no? Ang hirap, kaya bawal na ang mga sugar, bawal na ang mga choco, bawal na lahat. So, pag na dedeperis ka, di ba, ang puntahan natin yung ano talaga, chocolate. Yung matatamis para pangpakalma ng ating utak ng mga nadedepress, lalo na sa panahon ngayon, sobrang depressed talaga. Lalo sa trabaho, wala kang choice kundi magtrabaho dahil nga sa future ng mga anak mo. So, mag-coffee lang muna, have a break si Ate Manimbiang ng block coffee. So, pait. Sobrang pait, guys. Yung ano ko, one teaspoon lang naman siya ng ganito. Pero ang pait. So, namnamin ko ang pait ng coffee break ni Marimbiang. Kaya mahahaba ang lago ko para kunti lang maramdaman kong pait. So, take a look, guys, sa aking details. So, guys, ito ang mangyayari sa atin kung magpalit tayo ng ating beneficiaries account or ating beneficiary bank para makuha natin ang ating threshold na $100, which is na makaswildo na tayo sa ating YouTube channel. So, the first thing we have to do is to log in or search Google, and then search Google AdSense, log in to your account, which is your channel Google account or Google AdSense account. And then, after that, you select the pindutin mo yung home, tapos makikita mo doon yung nakasulat doon na yung ano mo, settings, yung payment. So yung payments ang una mong pindutin. So doon sa payments magpapakita yung nandoon kung saan natin pipilapan yung kung paano tayo mag-apply ng ating bagong beneficiary. So ang bago kong beneficiary, dahil nga hindi ako makakuha ng sweldo dito sa Saudi kasi ang nilagay ko na permanent address ay yung address ko sa Pilipinas, sa Ilocos Sur. So, doon ko rin kukunin sa Pilipinas kasi makuri na pag i-transfer ko na naman dito sa Saudi na yung bank account natin dito ay questionable din minsan. So, ngayon, ang nilagay ko doon sa ano, sa aking anak. So, ngayon, ang nakalagay doon ay nandito na add a payment method. So, yun nga, mag-add ka ng payment method mo. So, ang nakalagay doon, may nakalagay doon na pipilapan mo yung beneficiary option, beneficiary ID option. Yung beneficiary ID option, yun yung optional yun. Pwede nang wala na yun. So, yung name of bank account, name on bank account. So, kung sinong ilagay mo na beneficiaries doon, di yun ang ilagay mo. Halimbawa, si Supin. So, ilagay mo doon yung complete name niya. So, bank name. Bank na. Name of bank account na. So, name of bank account, yung anong pangalan ng bank account mo. Halimbawa, BDO. So, yan, ganyan. Tapos, yung bank name nga. Tapos, yung ipinaka-importante yung SWIFT code, SWIFT BIC ang nakalagay doon. So, SWIFT code ang tawag doon sa bangko. So, ang SWIFT code yun yung mga 6 digits doon na nakalagay. Halimbawa, yung BDO, ano yung SWIFT code niya? Ibigay yun doon sa bangko pag hingiin mo, or pwede mo siyang i-search sa Google AdSense or doon sa ano. Tapos, i-copy-paste mo lang yun pag magpakita yung ano, branch ng BDO. For example lang yun, kung BDO ka, kung RCBC, RCBC ba yun? O kung anong mga bank ka doon na branch, Metro Bank or ano, yan ang ilagay mo na SWIFT code. So, yung, of course, yung account number ng beneficiaries mo. Yung account number ng beneficiaries mo, kung anong nakalagay doon
na account sa banko niya, yon tugma din dito sa ilagay mo na pipil apan dito sa method payment, payments method, ganon. So be sure kailangan na mag-exact siya guys, dahil na pag hindi mag-exact yung ano mo, yung pinipilo apan mo doon na pangalan, saka yung banko niya na halimbawa yung pangalan niya ay may middle name, kailangan hindi kaligtaan kung anong meron doon sa ATM card or sa bankbook na pangalan doon, kailangan kumplito, kasi once na isang litra lang ang mamissing doon ay hindi mo na wrong na yung ano mo, yung payment method mo. Kumbaga wrong ka na sa pag-apply sa iyong Google AdSense account beneficiary. So magpanibago na naman, so matagalan na naman siya kung matagal mo siyang kung nagkamali-mali ka ng fill up. So kailangan na complete details talaga na magtugma doon sa yung pinipil upan mo doon dito sa Google AdSense at doon sa bank account ng anak mo. So complete details, no? Kasi mag-reissue na naman ng ano si Google AdSense, magsasabi na naman na mag-ano ka na naman mag-apply ka dahil hindi tugma ang ano mo, ang